Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 25, 2023 na kung saan sa ngayon ay napaka-aktibo po ang Dagat Pasipiko at may dalawang bagyo na nasa loob at labas ng ating area of responsibility at may panibagong LPA ulit na nabuo kanina lamang sa labas ng ating area of responsibility at tinawag po ito na INVEST-92W ng Joint Typhoon Warning Center. Ang mga sama ng panahon na nasa labas ng ating area of responsibility ay wala pong direktang epekto sa ating bansa maliban po sa hinahatak nila ang habagat at kikilos na po sila pataas. Ang bagyo naman na nandito sa loob ng ating area of responsibility na binigyan na nga po ng local name na Bagyong Goring ay patuloy ang paglakas at nasa severe tropical storm na nataglay ang lakas ng hangin na umaabot na sa 110 kilometers per hour at kikilos po yan pasubsob pababa at sa ngayon ay nasa layo ng 218 km east ng Basco, Batanes. Mamayang hapon po ay posible yan na lalakas pa into typhoon category at bukas ng hapon ay nasa silangang baybayin na pumuli yan ng Cagayan at mas lalo pa na lalakas at posible na maging super typhoon. Na rin na itataas na ang wind signals sa ilang mga lugar sa extreme northern Luzon at ilang bahagi po ng Cagayan. Ngayong araw hanggang sa Linggo ay kikilos po yan pababa bilang isang typhoon at pagsapit ng Lunes, magsisimula na po ulit yan na kikilos pataas na nagbabanta po na tatama sa northern part ng northern Luzon o sa mga isla ng extreme northern Luzon. Kaya atin lamang pong babantayan ito dahil posible pa po na magbago ang pinapakita ng mga forecast. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw dahil sa trough ng bagyo ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan ang nararanasan po sa ilang bahagi ng Cagayan lalo na po sa northeastern part, maging po sa ilang bahagi ng Isabela at sa mga isla ng extreme northern Luzon. Sa malaking bahagi ng ating bansa ay generally fair weather po maliban lamang sa mga tsansa ng mga isolated rains sa ilang bahagi ng Masbate at Samar provinces. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon at ilang bahagi ng Cagayan dahil po yan kay Bagyong Goring at may mga isolated rains rin na aasahan dyan po sa southern part ng Mindanao. At mamayang hapon po, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit na lang panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa naman pong mga baybayin, wala namang nakataas na warning signals sa mas malaking bahagi ng ating bansa pero dahil kay Bagyong Goring na nasa silangan po ng mga isla ng extreme northern Luzon ay iwasan po muna natin ang papalaot dyan para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na magsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!